Ito si Alex, masunurin, mabait, matalino at mapagmahal sa magulang. Nay, punta na po ako sa school. Mag-amusal ka muna, anak. Hindi na po, Nay, late na po kasi ako sa school eh. O sige, ito na ang baon mo, anak. Thank you, Nay. Ano po? Nay, muna na po ako. Sige. Ingat. Problema mo. At ito naman si Joseph, pasaway, chick boy at arrogante. Alam mo, kanina pa antok na antok ako tapos gigising mo nang aga-aga. Alam mo, wala akong pakialam diyan sa school eh. Okay? Pabayaan mo na ako. Kuya, sorry na yung baon ko. Kuya. Kuya, baon ko. Ikaw, storbo ko talaga eh. Ito, mag-withdraw ka na lang ha. Kahit magkano? Kahit magkano. Thank you. Kami storbo! Napilit ni Esa si Joseph na pumasok sa eskwela at naalala nito ang kanilang mga magulang. Kuya, hindi mo ba namimiss sila mama at papa? Esa po nga, alam mo pa yung sinasabi mo? Si Mami, iniwan na tayo. Tapos yung magaling nating tatay, alam mo kung nasaan? Nang bababae na naman. Na-miss ko na yung kompleto tayo. Alam mo, Eza, tigil-tigil mo na yung pag-ilusyon mo, ha? Hi, babe! Huwagin mo na yun, eh. Tara, sabi na tayo sa classroom. Ah, okay. Eza, kita na lang tayo sa classroom mamaya. Bukas ha, mansa rin ang mga girlfriend ko. Please lang, pakitulungan naman ako. Sino ba yan? Ikaw! Bilisip to ha! Ayaw nyo lang, pre! Nakita ni Joseph si Alex at naisipan niyang pagtripad ito. Ang ginagawa ko lang ko rin. Hi, Franny! Jessie! Jessie! Hi! Ikaw na pala, naman ako. Ha? Nabilubuli ka na naman. Kayaan mo na yung Franny. So, kakayaan mo na lang na ginaganon ka nila? Oo, kaysa naman patulan ko sila, di ba? Go on, pictures. Ano? Walang na lang tayo, no? Hindi ko pa tapos yung homework ko eh. Kaya mo kaya. Kasi pa tayo. Tara na! Isa lang ito! Yes! Pre, tikso! Diyan, diyan! Woohoo! Mas sexy yun, no? 7-8! Ah! Hi, miss! Pre, tingnan mo nga mas maganda yung paparating. Hmm? Wala ko, pre! Huwag ka lang mag-joke dyan! Huwag ka lang joke! Mahimik kayo! Maglabas na isang papel! Mag-e-exam tayo! Sama! Uy! Sama! Okay, class! Pasa na ang mga papel! At pwede na kayong move.
ba yan? Di naman siya sumasagot. Mapman! Oh, kamusta na, pre? Nabalitaan ko ba po? Wala kayo. Uy, pasensya na kasi alam namin eh, ano eh. Ang sakit okay ng dalawa. Dalawang sampal. Kumisa ko. Kasi mo talaga kasi, pre. So, anong balak? Labas tayo. Hindi pwede, pre. Kailangan mo muna mag-isa. Alam, ishat mo lang yan. Hindi lang naman tayo, diba? Iba to, iba to. Kailangan mo mag-isa. Ay, pass. Pre. Sige na. Bounce ka na, pre. Oo. Okay. Sige. Ingat ka. Sige, pre, ha? Alex ba yun? Miss? Alex, right? Oo. Pwede makipo. Alex, pasensya na sa mga nagawa ko. Kasi medyo napag-isip-isip, medyo mali naman talaga yung mga nagawa ko sa'yo. And saan naman patawad mo ako? Ay, baka lang ba? So, pasensya na. Hindi, alam ko hindi ka sanay sa mga ganitong gawain ko. Alam ko hindi ka sanay sa sorry ako. Alam mo kasi nabubuli ka lang lagi. At lagi kitang naasar. Pero makakakilala mo yung other side of me. Can we be friends? Sure. Salamat. Nagkamabutihan na ng loob sina Alex at Joseph. Kinalaunan naging sila. Sino to? Lahat mo. Pasasalamat lang sa'yo. Flowers? This weekend pala, pupunta kami sa family ko sa out of the town. Gusto mo sumama sa mga? Sige, magpapaalam na ako. Sure, sure. Text mo lang ako kung available ka na. Uy, Alex, bukas ha, yung outing, remember? Yeah. Thank you. Uy, salamat. Hindi mo ko nag-email. Aming dalawa.
naman sana. Makalipas ang ilang buwan, tumating ang kumpare ng tatay ni Alex. Kaya na po muna ngayon. Doon na ba yung anak mo? Ang laki niya na pare ah. Oo pare, gra-graduate na nga yan. Ang tataas na ng mga graduate. Aba, magaling. Ano na ba yung kinukuha niyang kurso? Chemical engineering. Punta ka sa graduation niya, huwag kang mawawala doon. Sige ba, ako na bahala sakit niya. Oo. Ano na ako? May lakad pa ako eh. Ha? Sige, sige pre. Marama sa pagbisita ah. Wala nga naman. Okay ka lang? Hindi ko alam ba. Anak, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagsisuka? Kailan ka pa huling nadatnan? Dalawang buwan na, ma. Halika nga rito. Halika nga rito. Buntis ka? Sorry, tay. Ang hirap na nga ng buhay, nagdala ka pa ng kahiyan sa pamilya natin. Walang hiya ka. Lumayas ka! Layas! Tuluyan nang naglayas si Alex at nakituloy sa bahay nila Joseph. Ngunit hindi sinabi ni Alex ang totoong kalagayan niya. Mahal, dito muna tayo. Kasi alam ko yung mga problema. At alam ko yung matalayas ka. Kaya, mas mabuti na nalipot tayo. Pero pangako, kapag nagkaroon tayo ng
ng pera. Sisiguro din ko mas malaking bahay ng bibigay ko sa'yo. Salamat, mahal ha. Nandito ka lang para sa akin. Sige lang. Naisipan nila Alex na pumunta sa simbahan para magdasal. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. Gabayan niyo po kami at bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para sabihin kay Joseph ang totoong dinadala ko. Bakit, pre? Patagal ka nang hindi nagpapakita eh. Miss ka na namin, pre! Pre, hindi pwede. Kasi, andito si Alex. Kailangan ko siyang alagaan. Sige na, pre. Mamayang 8 pa naman eh. Bakit under ka na ba niya, no? Alex? Sige na muna, pre. Tara na. Pre, ako hindi ako ma-under ito. Mamaya na lang tayo, okay? Pag-usapan na lang. Text, okay? Okay ba? Salamat, salamat, pre. Sige, pre, ha? Nasaan kita ka, pre? Maya! Nagising si Alex nang wala si Joseph sa tabi niya. Joseph! 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 Asa na naman kayo ang room? Next, may mga tubig doon. Ito na Lex, tagal! Ito na mahal. Ba't ang tagal mo? Ha? Tubig lang, hindi mo pa alam kunin? Sorry, mahal. Saan ka ba galing? Alam mo, wala akong pake, ha? Huwag kang magsalita. Ang ingay-ingay, masakit yung ulo ko. Okay? Pwede ba? Kukote mo, ganito kaliit. Wala kang silbi. Oo na. Ako nang mahina. Yan ang inisip niyo lahat, di ba? Wala akong silbi. Pero tinitiis ko lahat ng ito para sa ating anak. Anak? May anak tayo? Yan, Bex, kung gustong sabihin sa'yo, pero natakot ako. Natatakot ako na baka iwan mo ako. Hindi ko na ako ng lakas ng loob para sabihin sa'yo, pero wala akong magawa. Lagi nang mainit yung ulo mo sa akin. Ginawa akong lahat. Feeling wala na akong silbi. Sabihin mo sa akin, saan ba akong lulugar? May mas oras ka pa dyan sa kabarkada mo kaysa sa akin. Bakit ano bang kulang? Inigay ko naman lahat sa'yo. Ipinatalo ko lahat sa'yo. Ginawa ko lahat para sa'yo! Hindi pa ba sapat? Huh? Alex! Alex, tama na! Sorry, Alex! Alex, sige na! Maagang gumising si Joseph para maghanap ng trabaho.
para makabawi kay Alex. Alex! 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 Ano nangyari? Alex! Yung tatay mo wala na! Anong wala na? Patay na ang tatay mo, Alex! Ano? Alex! Alex! Alex, nagdurugo ka! Mga kapitbahay, tulong! Tulong! Alex, patawad. Alam ko kasalanan ko lahat. Hindi, Joseph. May pagkukulang ka, pero may pagkukulang din ako na hindi ko kayang tulungan. Siguro nga may nandating natin yung lahat. Ngayon din natin inisip kung sino'y masasaktan, kung sino'y may mawawala sa atin. Siguro masabuti lang na ganito na tayo. Pero Alex, mahal kita. Mahal mo ko, pero hindi mo ko kailangan dun sa... Maalis ka ako. Alex. Kailangan ko to. Kailangan mo rin to. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok sa buhay. Mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Mga pagsubok na darating sa pagkakataon parang gusto na nating sumuko sa buhay. Pero nariyan din ang mga pagsubok upang gawin tayong matatag. Ang mga kabiguan upang gawin tayong mapagkumbaba. At ang mga hamon upang patuloy tayong magsikap. Ano man ang pagsubok na dumating sa atin, magaan o mabigat man, dapat narating natin ito ng may katapangan, katatagan at pananampalataya. Huwag tayong masiraan ng loob at huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong magtiwala at manalig sa Panginoon. Dahil sa Kanya, manalagpasan din natin ang mga ito. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Thank you.